relationship. Kinakabahan ako. Mag-aalas 6 na, pero ang init pa rin. Hello, mga kakilod! Kaya! Okay, ari ko. Gulo lang office ko. De, bigla kasi yung tawag. May shoot daw. So, ako, wala ako naka-ready gamit. So, dali-dali ako naghanda ng gamit. Camera, then, road wireless go. Headphone, H1, naglapel. SD cards, battery, power bank. Ito yung gamit kong bag pag nasa shoot kami. Hindi ako nagdadala ng Pelican eh. Pero kapag yung shoot na pupuntahan namin, may involved na sasakay ng bangka, sasakay ng barko, or anything na may tubig. Kahit mabigat yung Pelican, Pelican talaga. Kagaya nung nangyari sa shoot namin, 2019, 7 days na documentary sa Pampanga, everyday kang sasakay dun sa bangkang walang, hindi ko namin tawag dun sa gilid eh, yung walang pambalanse. So, yun, mga ganong eksena, Pelican talaga kahit mabigat. So, ngayon, ito lang muna. Siyempre, yung camera. Lens. Importante, syempre, may dala kang audio. Ako, gamit ko pag nasushoot ako, road wireless go. Then, sa damakmak na headphone. Yung headphone ko, tig 50 pesos lang. Kapag yung mga naglalakad, posibleng kaputol, ito lang yung ginagamit ko kasi putol bigla, naaapakan. Kahit gano'n pa kaganda yung audio equipment mo, kung nagre-record ka ng audio na hindi mo nakikinig yung i-re-record mo, useless din. Hindi problema yung unit mismo eh. Ang problema kasi dyan, yung wire. So, minsan, may problema na yung ganito, hindi mo alam. Kasi, hindi ka nakikinig. Pag mag-interview ako, ito yung gamit ko. Kung nagre-record ka ng audio na hindi mo nakikinig yung i-re-record mo, useless din. And kasi, basihan yung sound meter mo, pumapalo, pero ang lakas ng static, ang lakas ng hiss, mga ganyan, pwede mo siyang gamutin. Edit mo, pwede. Pero what if, kung yung tunog, yan, problema yan. Good kung may backup ka. Paano kung wala? Alam mo itong H1? May dala akong H1. Itong H1 na ito, kung mapapansin nyo, sira na siya. Ito yung pinaka-reliable kong H1. What? May dala kang H1. Wala ka naman dalang battery. Well, pwede kang bumili. Pero what if nasa mundo kayo, wala kang mabibili ng double A. Isa lang battery ng H1, ha? Isang double A lang. Pero walo yung dala ko. Kung mapapansin nyo, may lalagyan lahat yung gamit ko. Kahit ganito to, ha? May lalagyan yan, syempre. Precious to eh. Hindi pwedeng mawala power banks. One time na niligtas na ako nito sa shoot, may documentary kami, naglakad kami for 8 hours, walang kuryente. Kasi gamit ko siya sa camera, gamit ko siya sa cellphone, kasi kailangan ko nun sa drone. Saka dito rin ako nagcha-charge ng wireless go ko. Gamit na gamit ko to noong time na nag-shoot kami ng documentary, isang remote area. LED batteries. May mga location kasi na ang hirap maghanap ng saksakan or kailangan mo mabilis. Dalawa, yung lapel. SD cards. Personal preference ko, SanDisk. Canon batteries. 10 battery. Kung solo ko magsushoot, meron ako 10 battery. I think good na para sa akin. Charger. Kailangan may gamit ka rin. May pino si Sir Jason Magban sa Pinoy Video Maker dati na tanong, saan daw gagamitin to? So yun, napanalunan ko to. Ako yung na-pick nila sa tanong na yun. Thank you, Sir J. Then, Zion. Sabi niya ba, Zion, Zion. Nabasa Zion, yun yung basa ko eh. Kaya so ako dito, si Kobe yung isa. Ito sa... Nani? Si Tiny. Ito, yan. Tiny yan, pero ganyan yan. Tanyo ha.
pero sa tabi ng sa tabi namin yung natutulog sa kama. Nangatay niya. So yun, tripod, ilaw, gamit, camera, battery, SD, lahat na, okay na. I think, we're good na. Let's go, punta na tayo sa shoot. Wala si Jeff. Nakalimutan ko kanina. Tools, kailangan. Okay, na. Nakalagay sa Google Maps, 60 kilometers. Bili ko na tayo Maharlika Highway. So, 3 o'clock, nandun tayo sa Tanawan. So, tara, samahan niyo ako. For KMJS! Ito na tayo sa PTT, mapagkasuli na tayo. Problema, 600 lang pala yung kasi ko. Mamas tayo. Yeah, decent. 600 lang. 600 pa dito. Trigger one lang ha. Na magtanggal ng mask. Nagtatanggal ako ng mask kasi ang kasama ko naman I love you. Yung misis ko. Sana makalusot tayo dito sa checkpoint kasi mata akong Batangas pero ang alam ko naman GCQ naman yung Batangas. So yan, magmamask muna ako. Sa Tanawan po. Taga Tanawan sila, sir. Hindi po, may shoot po ako, GMA. Ingat po. Thank you po. Kinabahan ako doon. Kompleto naman. Pero kompleto naman ako ng business documents kung sa kasangan eh. Okay, nandito na tayo sa Tanawan. Pauwi pa lang daw yung subject. Mag-establishing muna ako. Establishing muna dito sa bayan. Pagdating dito, wala pa nga yung subject, hindi pa ready, nabiyahe pa daw. So, establishing muna tayo. Hindi pwedeng mawala sa isang shoot yung establishing. Minsan, nakakaligtaan, pero napaka-importante. Hanap tayo ng arko para identified talaga na Tanawan, Batangas. Tara! Sir, saan yung barangay s***? Lampas po ng expressway. Sige, salamat po, sir. Check ko ngayon yung eksaktong lugar. Dito pa daw, pagkalampas pa ng City Hall ng Tanawan. A few moments later. Okay, bali nandito na tayo sa, ano, sa location ng subject natin. So, mag-start muna tayong prayer ng gamit. Siseta po ng ilaw ngayon. Nandito na sa bag na to yung, ano, yung mga essentials natin. So, pwede na tayo pumunta ron. Kinakabahan ako sa i-shoot ko. Nakakahiyang mag-direct. Ulit, ano lang? Sige, seryoso lang. Tingin ka po sa kanya. So, may kina-clarify lang ako kasi dalawa yung subject na i-shoot ko. Isa si Mamahal at saka yung friend niya, si Sir Migs. Yan. Pag nag-shoot ako, hindi laging glide. Combination talaga, tripod, glide. So, hindi rin kasi ako mapapakali kung ang shoot ko, puro glide lang. Para sa akin, parang ang tamad ko mag-shoot kung yun na yung ginagawa ko. Okay, kung nag-go-wide ka, hindi dapat mawala yung tight. Laging meron. Nandun kasi emotion. Ang init dito. Tapos, ano yun, mag-aalas 6 na, pero ang init pa rin. Pagpahingayin lang natin siya ng konti, then tuloy uli natin yung shoot. So, set up tayo ng ilaw. Siguro last na seat nurse na to. Kasi madilim na rin. Baka mag-interview na tayo after nito. Titingin muna ako ngayon kung saan pwede mag-interview sa loob. Dito sa labas eh, okay. Masyadong plain. Pag doon naman sa labas, outdoor talaga, since 6 na, maya-maya lang, mag-iiba na yung, ano, yung exposure. Pag wala kang assistant, ikaw yung gagawa ngayon ito. So, mawawala muna yung camera for vlog kasi magdo-double
angle ako sa interview. So, lipat tayo sa cellphone kasi gamit natin pareho yung camera. So, syempre, trabaho muna yung vlog. Kasunod lang yun. Okay lang, lagyan kita ng lamin. After siguro isang oras at kalahati natapos ng interview natin. Pack up lang tayo para bukas ready na uli tayo. Tapos na tayo sa shoot. So kailangan ligpitin yung gamit. Kapag bumabiyahe ako, tagtatanggal ako ng battery kasi naranasan ko dati na uwi kami, may battery. So pagbukas ko, may LCD burn yung LCD ng isang camera kasi naiwanan siyang bukas. Hindi ko alam kung ba't nangyari. Pauwi na kami ng Lulusen, ha? Siguro mga isang oras at kalahati yung biyahe namin. So kita-kita na lang tayo mamaya. Okay. Andito na tayo sa bahay. Second day ng shoot natin ngayon. Yahin na uli tayo pero syempre mag-iiwan ako nito sa guard. Pwedeng hindi iwanan, magagalit ang misis. May order ng shop. Ay, Lazada pala. Kinorek pa ako. Sir, pabala. Lazada lang. Mamaya na pong gabi yan, sir. Okay, mission accomplished. Yay! Gayahin na tayo. 2 hours later. Okay, nandito na tayo. Konting-konti na lang. Atras lang ako. Kung sana tayo mahulog dun sa ano. Sa butas. Day 2. Shoot na. Ay! Morning. Battery na lang. Makapag-setup na ako ng ilaw. Yan. Kapag ganito, importante, tama yung ginagamit mong frame rate. Habang nagbibihis yung subject natin, check muna tayo yung shoot guide. So, pag ganito kasing shoot, mas okay may shoot guide kasi alam nila yung kwento. Alam nila yung gusto nila maging kalalabasan nung ginagawa nilang segment. So, hindi porket alam mo na mag-shoot, hindi i-ignore mo itong mga gatong bagay. So, natutunan ko to, itong sa Samsung Notes na mayroon checklist. So, ito, may checklist to. Yan. Pag tapos ka na, pwede mo i-check. Yan. Uncheck mo, yan. Check mo lang. Or, basta guguhit siya eh. Kakamera siya ng guguhit. So, kahapon, nahihiya akong mag-shoot. Ngayon, makapal na yung mukha ako. Pero ang init pa rin, sobra. Okay na body dito. Kailangan tsaga natin yung mga nagawa natin para alam natin kung nasa na ba tayo. Usually, dalawang tripod ko nakahanga. Isa mababa, isa mataas para mas mabilis mag-shoot. Kita niyo yun, kahit mabagsak, okay lang.
Kasi mura lang yung headphone, 50 pesos. At 39 pesos pala. Oh! Oh! Hello mga kakimod! Welcome to YouTube channel! Ito po rin yung ano, content ko ay bupuralaman. Kuha kang Doritos, kuha ka ng marshmallow, kuha ka ng inom ka para ramdam na talagang ikaw ay soyang-soya lang dito. Pag gusto mo mag low angle na shot, hanap tayo ng patungan. Yan, nakakuha ko ng remote. So, para sa akin, okay na yan. So, bali ngayon, nagsushoot lang kami ng ano, ng profile shot ni Miss Mahal. Alisi ang kamay. Oo, sila nalang mag-stream. Yan, pag may extra time na kayo, kanina kasi sobrang init, hindi rin maganda mag-establishing. So, ngayon medyo lumilom. Sangat natin yung establishing natin. Yan, kanina kasi nakaharang siya dun sa shot. So, kung may way ka naman, wag kang ano, wag mong pabayaan na, ah, okay na to, pwede na to. Gawa ka ng paraan para mas maging maganda yung shot mo. Familiarize mo din yung ginagawa dun sa pinagsushootan mo. At least, bibigay mo yung mga usual nilang ginagawa. Then, tsaka ka magbigay nung iba mong gusto na shot. Hanap ako ng arko kahapon. Dito lang pala meron. Oh, so, shoot ko siya ngayon. Huwag tama din sa establishing. Okay lang madami. Okay. Konti na lang. Upo muna ako kasi nag-aantay lang ako ng mga panibagong utos ng mga producer. Kung ano pa yung kailangan idagdag. Saka pahinga na rin. Pahinga rin ng konti. Ang lakas ng ulan ngayon dito eh. Kapag ganitong mga downtime, chine-check kong mabuti yung checklist kung kompleto. So, okay na siya halos. Isa na lang, kita nyo maputi. Tapos, the rest is goods na. Dito na lang tayo. Dito na lang natin gawin yung pag-i-empake nyo. Ay, tara. Okay. Ah! It's a wrap. Yay! Tapos na tayo. So, tara na. Pack up na tayo. Okay! Thank you guys sa pagsama. Nag-enjoy ako i-film si Miss Mahal tsaka si Sir Mix. Then, syempre, thank you sa assistance ni Sir Jet, yung manager nila. Sobrang asikaso talaga. Then, yun, wala lang kaming shoot masyado na kumakain kami. Basta ang daming pagkain. Tsaka pala, ano, nakalimutan ko. Nagpasalamat ako sa kanila. Ito, thank you rin kay Sir Mix. Glemo, bahala na kayo. Salamat sa panonood din. Subscribe lang kayo sa YouTube channel namin at sa Facebook page. Then, magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Okay? Thank you.